Isang lalaki ang naaresto ng mga pulis at ngayon ay nakaupo sa isang silid sa presinto na naka-handcuff sa isang upuan. Sa loob ng nasabing silid ay may tatlong detectives, kaya ang naarestong lalaki ay tiyak na di makakatakas. Iyon ang akala ng nakararami. Kasi ang lalaki ay may lip balm sa kanyang bulsa na ginamit niya upang makawala mula sa handcuffs. Tumakbo papalayo ang lalaki at hinabol siya ng mga pulis tulad ng isang scene mula sa Keystone Cops. Ang lalaking ito ay binansagang isa sa mga kilalang escape artists sa buong mundo. At ngayon malalaman mo kung paano siya nakatakas. Ang lalaking ating tinutukoy ay si Richard Lee McNair at ang pagtakas na iyon mula sa tatlong detectives ay tiyak na hindi napapabilang sa kanyang mga kilalang escapes. Matagumpay na nakatakas si McNair mula sa mga otoridad na tatlong beses. Pero ang kanyang self-mailing escape at ang kanyang kakaibang buhay ang nagdulot ng kanyang kasikatan. Magsimula muna tayo. Noong 1987, makatapos ang kanyang 38th birthday, nakagawa siya ng isang pagkakamali. Iyon ay ang tangkang pagnakaw ng isang grain storage facility sa bayan ng Minot sa North Dakota. Hindi natin alam ang rason kung bakit nagawa yon ni McNair kasi hindi naman siya unemployed o sadyang may diferensya lang. In fact, isa siyang sergeant sa Minot Air Force Base na di kalayuan mula sa grain storage facility. Ayon sa kapatid ni McNair, marami lang talaga siyang mga maling desisyon sa buhay. Ngunit sabi rin ng kanyang kapatid na siya ang pinakamatalinong tao na kanyang nakilala. Kahit matalino pa si McNair, ay minsan ay pumalpak ang isa sa kanyang pagnanakaw at pagbabaril ng dalawang tao. Isa sa mga lalaki ang namatay, ngunit nakaligtas naman ang ikalawa. Dali-daling dinala sa presinto si McNair upang magpaliwanag at sinurrender naman niya ang baril sa mga pulis. Mukhang nasa kustodiya na ng mga otoridad si McNair at mukhang papatawan ito ng parusang life sentence. Pero dahil nga sa nabanggit ko, nakatakas si McNair dahil sa lip balm. Sinubukan niyang itest ang health and fitness ng mga pulis na humahabol sa kanya na kaya niyang tumakas mula sa silid ng presinto makatapos makawala mula sa handcuffs. Nakasalalay ang kanyang buhay sa kanyang pagtakbo. Sinundan siya ng mga pulis sa iba't ibang eskinita hanggang makarating sila sa isang 3-story building. Sa pagkakataong iyon ay dumami na ang mga pulis at kulang na lang sabihin kay McNair na napapalibutan ka na namin, sumuko ka na! Isa na namang bad choice ang ginawa ni McNair. Hindi niya sinunod ang mga pulis at tumalon mula sa 3rd floor papunta sa isang puno. Nabali ang sanga na kanyang nakapitan at tuluyan siyang nahulog sa lupa. Nang sa ganon, mabilis na naaresto si McNair. Makatapos magpagaling sa isang ospital, ikinulong siya sa Ward Country Jail sa Minot. Mukhang di yata nasiyahan si McNair sa lugar na ito at nagtangkang tumakas subalit napansin ng mga prison guards na paunti-unti niya tinatanggal ang mga cinder blocks sa bintana ng kanyang selda. Pinatawan siya ng parusang 30 years para sa pagnanakaw at 2 life sentences para sa murder at attempted murder. Sa ngayon, mayroon na tayong isang escape at isang attempted escape, subali mayroon na naman tayong isa pang escape, pero hindi pa ito ang kanyang best. Makatapos ang ilang taong pagkakakulong sa North Dakota State Penitentiary, sina McNair at 2 pang preso ang nakatakas sa pamamagitan ng pagkapang sa mga ventilation shafts. Ang 2 preso ay madaling nahuli, ngunit si Mr. High IQ McNair ay kinulayan ang kanyang buhok at iba pang disguise upang makatakas ng tuluyan. Nagpalipat-lipat siya ng lugar sa Amerika sa loob ng 10 months, pero kalaunan ay nahuli rin. Ngayon ay doble ingat na mga otoridad at nilipat siya sa Minnesota Correctional Facility, Oak Park Heights. Ito ang natatanging Level 5 Maximum Security Prison ng State of Minnesota. Dito nilalagay mga worst of the worst o mga kriminal na may history ng pagpatay o mga taong katulad ni McNair, mga taong takas ng takas. Walang sinuman ang nakakatakas mula rito at isa lang ang namatay. Ito ay dahil kadalasan ay locked up ang mga preso sa loob ng kanilang incarceration. Na-realize yon ni McNair at makatapos ang ilang taon ay sumali siya sa isang sit-down protest na kalaunan ay nilipat siya sa isang High Security United States Penitentiary, Florence High. Nilipat ulit siya sa isang high security na kulungan sa Louisiana. Dito ay kung saan siya makakatakas sa kamanghamanghang paraan. Si McNair ay nakakuha ng isang trabaho sa loob ng prasuhan bilang isang tagaayos ng napunit na mailbags para ibalik sa post office at gamiting muli. Habang tinatahi niya mga ito ay pinaplanuhan na ni McNair ang kanyang escape. Nangyari iyon noong April 5, 2006.
Halos 50 years old na si McNair at most ng kanyang adult life ay nasa kulungan siya dahil sa kanyang pagkakamali sa grain facility. Noong umagang iyon ay nagtago si McNair sa loob ng isang pallet na puno ng mga naayos na mailbags. Ang mga pallet ay kalaunang na shrink wrap, kaya magtataka ka kung paano nakahinga si McNair. Ang sagot ay gumawa siya ng isang uri ng escape pod na may isang tube na kanyang hinihingan makatapos niyang palihim na butasan ng packaging. Ang nasabing pallet ay dinala sa isang storage facility sa labas ng kulungan at doon naghintay si McNair. Nang marinig niyang kakain ng tanghalian ng mga trabahador, ay tumakas ulit si McNair at tumakbo papalayo. Lunchtime iyon at alam ni McNair na ang mga officers sa kulungan ay hindi malalaman na siya ay nawawala hanggang 4 p.m. May 4 na oras siya tumakbo papunta sa pinakamalapit na bayan para kumuha ng supplies at magnakaw ng isang sasakyan. Ang mga sumusunod na pangyayari ay di ka panipaniwala. Tumatakbo noon si McNair sa riles ng tren at napansin ng isang pulis na napaka-weird at pinara siya dahil alam na nila na may nakatakas mula sa kulungan. Hiningan si McNair ng ID. Sinabi niya sa pulis na wala siyang ganoon. Sabi lang niya na nag-e-exercise lamang siya at nang tinanong kung saan siya nakatira, sabi niya ay nakikituloy siya sa isang hotel kasama ang kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ng pulis na may isang preso ang nakatakas mula sa kulungan, kaya pinara niya si McNair na nagpakilalang si Robert Jones. Tinawanan nila ito at tinawagan ng pulis ang kanyang istasyon kung ang nakatakas ay naka-glasses. Nagtanong rin siya tungkol sa appearance nito. Kaya ni McNair na tumakbo anumang oras, pero nanatili siya kasama ang pulis. Naghihintay kung ano ang gagawin nito. Sinabi ng pulis sa kabilang linya na may kasama siyang lalaki na 50 ang edad. Bluish eyes, short hair, goatee at may glasses. Sabi ng pulis sa kanya na kamukha niya ang inmate na kanilang hinahanap. Sagot naman ni McNair na, "Well, that sucks, doesn't it?" Somehow, nakumbinsi ni McNair na ang hotel na kanyang tinitirhan ay malapit sa isang construction works. Tinanong ulit siya ng pulis kung ano ang kanyang pangalan at ngayon ay nagkamali si McNair na sabihin ang pangalang Jimmy Jones. Ngayon ay naging apologetic ang pulis nang parahin niya ang jogger at sinabing di ka maniniwala sa mga ginagawa ng mga tao ngayon. Mayroon silang maraming pagkakataon kung paano gawin iyon. Nagtanong pa si McNair tungkol dito. Sa mga sumusunod na minuto ay inilarawan ni McNair ang lugar kung saan siya tumitira at sinabi ulit na nanggaling siya sa isang hotel at lumabas lang upang mag-jogging. "I promise you, I'm not the escapee," sabi ni McNair. Sagot naman ng mga pulis, "You'd have done run by now." Tumawa silang muli. "Just don't get run over by train," sabi ng pulis. Bumalik si McNair sa kanyang jogging at sinabihan pa siya ng "Be careful, buddy," ng pulis. Careful din si McNair kasi ang kanyang journey ngayon ay kikilabutan ng lahat ng mga tao sa North America. Nang sumapit ang Pasko, may ginawa si McNair na kakaiba. Pinadalhan niya ng isang Christmas card ng warden ng kanyang dating kulungan. Hindi nasayahan ng mga otoridad tungkol dito. Ipinahiya sila ni McNair dahil dito. Inilagay si McNair sa 15 most wanted list ng mga US Marshals at ipinalabas ang kanyang story sa TV series sa America's Most Wanted. Makatapos ang isang taon, na-pull over si McNair sa Canada makatapos makita ng mga pulis ang stolen car na kanyang minamaneho. Sa roadside habang tinatanong, tumakbo ulit si McNair. Alam niyo na ngayon na bihasa sa pagtakbo si McNair. Natakasan niya ang Canadian cops at makatapos ang 2 araw ay nalaman nila na siya pala ay na-feature sa America's Most Wanted. Inexamine ng mga pulis ang sasakyan at natagpuan ang isang camera. Sa loob nito ay may maraming self-portrait si McNair. Hindi siya nagsiselfie dahil sa narcissism. Ngunit iyon ay para sa paggawa niya ng fake IDs. Natagpuan din ng mga investigators ang kanyang fingerprint sa loob ng sasakyan. Hinabol ulit siya. Makatapos ang ilang araw ay nagnakaw si McNair ng isang motorbike at tinilaga ng mga pulis sa Canadian state ng British Columbia. Pagkatapos noon ay nagnakaw ulit siya ng isang sasakyan. Sa kanyang pag-ilag mula sa mga pulis ay bumalik siya sa US at nag-drive sa ilang states. Nagdesisyon siyang bumalik sa Canada at ang drive mula sa Ontario papuntang Vancouver. Nagplano rin siyang mag-settle down sa hilagang bahagi ng British Columbia sa lugar na tinatawag na Williston Lake. Bibili na sana siya ng bahay doon nang malaman niya na may pine beetle infestation sa lugar. Nabahala rin siya kasi walang effective escape routes papalayo sa bahay kung saan sakali matagpuan siya ng mga pulis. Kung nagtataka kayo kung paano siya nagkapera, ay nagnakaw lamang siya ng maraming sasakyan. Bago siya naging kriminal ay nagtrabaho rin siya bilang isang car showroom salesman.
Kaya nalaman niya kung paano magnakaw ng mga sasakyan mula sa mga showroom na hindi nahuhuli. Kukunin niya ang mga brand new cars, yung mga walang GPS at kadalasan ay mga puting cars kasi iyon ay mas nag-blend in sa traffic at gagamitin muna niya ang sasakyan bago ito ipagbili. Nakita siya sa America's Most Wanted ng 12 na beses at may isang 11-page piece na sinulat tungkol sa kanya ng magazine na The New Yorker. Nagulat siya na naging kilala siya sa buong Amerika. Naging problema ito sa kanya kasi halos lahat ng taga North America na may TV ay alam ang itsura niya. Pero gamit ang isang computer technology sa paggawa ng driver's licenses, iniba rin niya ang kanyang appearance. May sari-saring laptops din siya para lamang sa pag-track kung anong sinasabi ng media tungkol sa kanya. Ang kanyang pagkahuli ay naging kasalanan rin niya kasi dinakip si McNair makatapos mapansin ng isang Canadian cop ang isang van na may homemade tinted windows. Ang mga windows ay gawa ni McNair pero nagsuspecha ang pulis kasi mukhang napakamahal ng van. Kinopya ng pulis ang plate number at pinadala ito sa presinto. Kinabukasan, isang Canadian policeman na 6 weeks pa lang sa trabaho ay nakita ang van ni McNair. Hinabol ito ng pulis at nang ma-corner ang van ay hinabol siya nito. Sa kasamaang palad, ang pulis na humahabol kay McNair ay bata at fit. Hindi nakalayo si McNair. Binigyan ng award ang batang pulis at ayon sa mga nag-interview ay nagkatawanan at nagkausap sila ni McNair makatapos siyang mahuli. Natapos rin ang laro ni McNair at ang running man ay ililipat na sa Amerika. Ngayon si McNair ay nakakulong sa ADX Florence, isang supermax prison kung saan ang mga inmates ay nakalockdown sa loob ng 23 oras. At paglalabas sila ng kanilang selda ay pinapaligiran sila ng mga gwardya. Ang facility na ito ay isang hindi kayang takasan ng kung sino man. Dito rin nakakulong ang iba't ibang international at domestic na terorista, spies, at gang members katulad ni El Chapo Guzman. In fact, na-mention ni McNair si El Chapo kasi isang Canadian journalist na lumiliham kay McNair ay minsang nag-post ng mga liham nilang dalawa sa Twitter. Isang tweet na nagsabi na, "I've been a 10-year resident of #ADXFlorence, and I see a new resident is coming, El Chapo. I look forward to meeting you and sharing breakout stories." Kung babasahin mo ang Twitter account na iyon, ay malalaman mo kung paano nakatakas si McNair. Dahil iyon sa kanyang araw-araw na ehersisyo habang nakakulong. May kilala ka bang katulad ni Lee McNair na malamagician? Kaya mo bang tumakas mula sa kulungan gamit ang mga simpleng bagay? Tutulungan mo ba ang isang taong kagaya niya? Ang mga videong katulad nito ay maingat at masusing nire-research at ginagawa upang mabigyan kayo ng pinaka-up-to-date na mga kaganapan, kwento at iba pang bagay na mahalaga at kapupulutan ng maraming aral at kaalaman. Para tuloy-tuloy ang ating saya at kwentuhan, subscribe na kayo sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng bell icon para ma-notify agad kayo sa aming bagong videos.